medyo nakayukuha ako kasi para magkasya tayo sa frame. Ang ating gagawin ay ang DIY Coco Pole. Okay? So, ang materials natin for Coco Pole ay itong binili natin online na Coco Rope. Ayan. So, lima daw siya na marami. Parang more than, parang sampu. Sampu siyang set ng Coco Pole na parang 15 meters or I don't know, 5 meters. So, yan po yung una. Coco Rope. And then we have PVC pipe. Siyempre, meron kailangan natin pansukat, pandikit, rugby, at pangputol ng PVC, which is a steel saw. And then, kailangan din natin ng gunting at pentel pen. Okay? So, mabilisan lang to, madali lang to, let's do it. So, what we do first is sukatin natin tong buong length ng Coco Pole para ma-maximize natin siya kung ilan ang ilan ang magagawa natin siya. So, ang sukat niya is 191 centimeters. 191 centimeters is 75 inches. Okay? 75 divided by 2, ang katang ba? 75 divided by 2 is 37.5. Yan. Nakuha natin yung 37.5. So, atin muna natin sa dalawa kasi ang plano ko is 4. Okay? So, kasi the original plano ko was around 2 feet. Okay? So, what we will do now is babalutin na natin siya ng rope. Ganun lang kadali. So, kumuha ako ng stick para sa rugby. Okay? So, tabi na muna natin itong lahat dahil ang kailangan muna natin na isa lang. Yan. Okay? So let's do this. So what I do first is pinapasok ko sa dulo ng pole yung dulo ng rope. And then tsaka ko siya ibibigay. Itong paper na to, huwag nyong tatanggalin o itatapon to kasi kailangan ibalik para hindi magtigas yung rugby. Okay, so lalagyan natin ng rugby yung buong paligid ng dulo ng pole para yung buong set na yon, yung buong unang iikot natin, didikit lahat, nakadikit lahat. Hindi tayo mahihirapan. Okay? So, sarado muna natin yung rugby para hindi tumigas. Now, ibabalot na natin ang pole. So, what you do first is, isecure yung isang part, yung dulong part ng pole, ay nung, anong tawag dito? Nung coco rope, kaya tayo magsimulang mag pali. Ang importante dito is mahigpit ang pagkabalot nyo para hindi basta-basta siyang luluwag in time. Okay? Yeah. So ngayon, nadikit na natin yung unang parte sa taas. We will put more rugby. Tapos, dapat dikit-dikit talaga siya. Ha? Yung kada tali mo, nakadikit siya talaga dun sa last na inipot mo. Para masinsin ang itsula. Maganda naman ang tingnan. Okay? So, itutuloy lang natin to. From here on, i-fast track na natin. Okay? By the way, kung sa tingin nyo, yung parte ng coco rope na iniikot nyo ay medyo manipis, pwede nyo ibalik para madoble para hindi masyado manipis. Kaya mahal ang mga ganito kasi dahil sa labor, no? At saka yung pag gusto mong makapal, syempre yung iba kinakapalan nila yung paggawa. So mas maraming coco rope. Ang bili ko sa coco rope ay
I believe, nasa 100 plus lang, yung 10 yun. 130 yata. Tapos, ang bili ko sa isang buong PVC, kasi yung PVC ginamit ko, nagamit ko na yun, so putol na yun, bawas na yun. Usually, ang PVC is 8 feet. Ang haba. So, kung tagto 2 feet lang gagawin mo, makakagawa ka talaga ng 4. Yung Coco Pole nasa ano, Coco Pole, PVC, nasa ano lang siya, 100 plus lang din. Tapos, wala pang 50 pesos yung rugby. And that's it. Yun ang mga kailangan nyo. So, sa isang batch na sinabi ko ng mga items, ng mga materials, makakagawa ka na ng 4 siguro, o 4 hanggang 6, depende sa haba ng Coco Pole na gusto mong gawin. Kasi, ito katulad nito, yung gamit ko na Coco Rope, isa pa lang to, pero matatapos na ako, hindi mo naman pupunuin kasi kailangan mayroon kang part na mailulubog mo sa lupa. So, ayan. So, dito, sa last part, para maitali nyo ng mabuti ito, lalo yun. Kukuha kayo ng maliit na part dito, bago nyo, ito yung dulo, ayan. Kuha kayo ng maliit na part, ilagay nyo yung daliri nyo, tapos, iikot nyo at ishoot nyo doon sa tali. Para yun yung magiging buhol nyo. At saka yun yung higitin. And then another one, para sure lang. Then, at saka nyo siya, ididikit na lang doon sa, or may, kung may sisingit nyo pa, sa mga strands nyo. Yan. See? And, this is it. I have a 2-foot pole already. I will make more. Ngayon, usually, yung 2-foot na pole, Coco Pole, or 2, iba-iba siya, per feet siya. So, sa 2-foot, ang cost na niya ngayon is nasa 80 to 100. Tapos pataas siya ng pataas, or 70 to 80 yan. Kasi parang 70 pesos ang 2 feet, 80 pesos ang 3 feet, and then 4 feet is 100 na yata bigla. Parang ganun tatalon siya. I was able to use, sa binili ko, I was able to use one lang of this in a 2 feet pole. Eh, yung mga paggagamitan ko nito, hindi ko naman siya gustong masyadong mataas. Yun yung mga tetrasperma, silver sword, ganon. So, hindi pa pangit naman sila pag masobrang mataas naman. So, nasa 2 feet lang ang plano ko talaga, tapos dun ako, every time lalagpas dun, magkakat ako. Okay? So, this is a cheap way to have a Coco Pole. So, technically, makakagawa akong 4 to 5 na Coco Pole for the amount of less than 300 pesos. Okay? And ayan, nagawa ko, magagawa ko yung height na gusto ko. Okay? So, asensya na, maingay si Zenku dahil naglalaro sila ni Kaylee. Okay? So, hope you love this or learn something from this episode. Thank you very much for watching. Morning, Clan Kids. It's the next day. It's November 2. At if you can remember kagabi, so gumawa tayo ng Coco Pole. Ngayon, ikakabit na natin siya. So ngayon, nakabit ko na yung Coco Pole. All we need is a minimum kailangan ng floral wire. Kailangan lang natin ay straw at bunti. Okay? Ito na ating mga Coco Pole. Simulan na natin. Nakitusok ko na itong isa dito sa ating Epipremium Pinato. And gagawin na rin natin dito sa tatlo pa. Okay? So, let's do this. Lalapit ko pa ng konti para makita niyo yung ginagawa natin. So, ang kukunin lang natin ay maliliit lang na strands ng straw. Para hindi masyadong maipit ang ating ang mga stem. Tatanggalin ko na to kasi ito yung dating yung pinaka.
maganda, dapat sinusundan nyo kasi since medyo natagalan bago ko nalagyan to ng pole, medyo nag-curve na yung ano mga stem niya, yung ano niya kasi since ano tawag dito, climbing vine nga siya. So dapat ang gawin nyo, isusundan nyo yung curve ng dahon. Ayan. Huwag nyong pipilitin kasi baka mabali yung dahon. Okay, or ma-stress yung halaman. So nakaisa na tayo. Next is si Leibay. Okay? Leibay. Oh, maraming stick to eh. Kasi medyo mabigat yung kanyang stem na talaga. Kasi nalagyan natin ng stick ng maaga yan. Eh, bumilis yung pagtaas. Remember, na tuwing magtatali kayo ng stem sa pole, huwag niyo magsasamahan ng dahon. Kasi yung dahon, pag nasama niyo, masasakal, maninilaw. Ilang beses po nang nangyari sa akin yan, hindi ko napapansin na itatali ko ng kasama yung dahon. Okay, so since this is the last one, pakita ko sa inyo sila lahat uli. So ayan na po sila, diba? Yung coco pole na gawa natin, parang alam bumili, diba? So isasama natin, ibabalik na natin sila ulit dun sa kanilang mga lalagyan. Thank you very much for joining me in this very, very short video. Bali, ang ginawa ko, kinat ko yung ginawa nating yung part ng coco pole making talaga from yesterday. And then, I included this one again. So, if you think that this is redundant, medyo redundant na from yesterday's video. Okay, kasi para lang maging ano specific for coco pole making installation yung ating flat bed today, and I wanted to include that from yesterday kasi ang dami ko talagang ginawa yesterday. Okay, I hope you will subscribe to my channel. It's all about plants, it's all about plant care and like this DIYs, doing something for your plants. Okay, hope you will join me again in my next episode. Do not forget to subscribe. This is Plant Tatay Barry from Antipolo. So thank you very much for watching. Bye, Plant Kids.